single. Hindi pa masyadong okay ang aking pakiramdam, pero wala akong magawa. Punta ako ng bayan ngayon kasi kahapon aking inutusan na aking grade 5 na mamili sa bayan, pero may mga nakalimutan siya. Kaya nga kumpleto lang ang mga mapamili ko kung ako mismo ang pupunta. Kaya ngayon kahit medyo hindi pa okay ang aking likod ay, at ang aking katawan ay ako na lang ang pupunta. Dalhin ko ito kasi nakalimutan ito ni Milan kanina. Sama tayo. Sama tayo mga kasinggol. Ito ang dala ko. Ako ang nagdadala kasi. Hindi ko na lang sinama ang aking anak kasi may lakad din sila ng kanyang may sinamahan siya, may pinupuntahan sila. At si Jean Marie naman ay siyang nagbabantay sa tindahan. Kaya napilitan din akong pupunta kasi kahapon may walang nabili, hindi kompleto ang pinamili ni Fernan. May listahan pa naman ako na pinadala sa kanya pero sadyang nakalimutan niya talaga. Kaya ako na lang. Kakayanin ito kahit anong hirap ay kakayanin. Kung kaya pa, hindi kayanin para sa kanila. Samahan nyo lang ako para may kasama ako. Dito na po ngayon sa bayan. Karating natin dito sa bayan, mga kasinggol. At makapunta ako ngayon sa Manghihilot at magpa-bisaya ako. Kasi ngayon na talaga aking pakiramdam. Ngayon ang aking katawan. Yan. Mga kasinggol, punta ako na pupunta ako ng Manghihilot kasi magpa-bisaya ako. Bisaya, baka alam niyo kung ano ang Bisaya yung sa amin Manghihilot kasi mahina talaga ang aking hiramdam. Mga kasinggol, dito ako ngayon sa kanilang bahay at natapos na akong magpahilot. Kukuhanan ko sana ng video para makita nyo, pero sabi niya ay bawal daw. Hindi daw tatalab ang paggamot niya kung may video.
Kaya nga, hindi na lang, hindi ko na lang binibidyo. At dito sa kanilang... Hi to vlog, hi vlog. Ayun, kakilala ko na nagbinta ng isda. Dito sa, mula dito sa kanilang bahay, papuntang sentro ay medyo may kalayuan. Medyo may kalayuan, mga kasinggol. Mula dito sa kanilang bahay. At walang tricycad, walang padyak. Lalakad na lang kaya ako. Mainit. Pero Sabado man ngayon, pa-check up sana ako. Pero Sabado man ngayon, kaya hindi ako nakapa-check up. Siguro Lunes na lang. Kaya ako nakapunta dito kasi medyo mahina talaga ang aking pakiramdam. Ilang araw na mahina ang aking pakiramdam. Kaya nagpa-Bisaya na lang, pahilot sa Bisaya. Central. Uy, mga kasinggol, makay na lang ako ng pajak kasi nahihilo ako. Vlog. Ayos sa vlog. Tahan ko si Milan kasi nanili kami na gamit sa para kusina at nagpapadala ang pagtulong sa amin para sa bahay. Salamat ka rin. Kunin ko na lang ng pagkataon na magpapasalamat sa nagtulong sa amin, sa akin mga anak na ganun. Papadala na naman sila sa para sa pag-prepare ng aming kusina. Kaya nga, sinabay-sabay ko na lang lahat. Pamili sa aking maliit na tindahan at kinuha ang pera sa Palawan para sa aming kusina. At nagpa-Bisaya na rin ako, nagpa-hilot. Nabasabay ko na lahat, mga kasinggol, para isa lang ang lalakarin ko. Ganun. Salamat sa inyo sa natulog sa amin. Salamat ng marami. Hindi ko kayo malilimutan. Ito ang inyong mga tulong sa akin. Ako ngayon sa talaging tambayan ng aking anak. Ito ang kanyang unsay kuha niya sa imo. Pwede ka mapil na ko diha anak. Anong ang kuwanyo ni Milan ng aking anak? Ito, nagtutulong rin daw siya. Tinutulungan rin daw niya ang aking anak, sabi ni Milan sa akin. Sabi ni Milan sa akin ay tinulungan daw. Sa eskwilahan, sa kuwan, ikaw yung gaignon? Ikaw yung gaignon? Ah.
Asa? Ubanon? Ah. Ah. No lagi. May na lang po, maningkamot siya nga maka-eskwela kay. Ayan, mga kasinggol, punta kami ng bilihan ng kahoy. Kasi gaya ng sabi ko kanina ay sinabay-sabay ko na lahat ang aking pagpunta dito sa bayan, sinabay-sabay ko na lahat. Bili kami ng kahoy, materialis para sa aming kusina. Para matapos na ang aming kusina at matapos na rin ang aming bahay. Dito kami sa 20 kasus por dos. Nagis? 25. Dito kami ngayon, magbili kami ng kahoy para sa kusina namin. Ba't kabando lang na? Isa? 20 karon ba? Dos por tres dayon. Ano sa katakas? Gis yapon? Dosi. Gis ragyote. Ah, wala gidi ay. Wala gidi ay. Dosi, gis. Dos por tres. Umulong yapon ka. Unom. Unom lang? Nga dos por tres? Lima lang uno. Ikaw na lang, kuha ka mo rin ka giwiwi sa pagdudok ng karantar ka din babae. Huwag salita dito. Oh, kung gumagasok ko kasi tinulak nila muna patungong karsada kasi medyo may distansya ang binilihan ng kahoy sa bayan. Ito mga kasinggol, lakad-lakad lang tayo. Ano, laban-laban lang kasi kailangan. Hindi kuman kuan lang na similan lang ang utusan kasi may marami rin siyang ginagawa. Kasi kailangan, kaya nga dapat ko siya samahan. Ito kasama ko ang mga kahoy. Mga kahoy. Ngayon ay bili na naman kami ng yero para sa kusina. Yero at linsin para sa kusina. Ano po? Dili, manubra. Dili, dismen siya ng kamera. Ngayon, sige na lang kayo. Para medyo mo pa ng kwan ang katundalan sa tangkal. Para medyo muluwag. Para mahagian sa kwan. Motor. Muna yung mahagian ng motor. Thank you.
Di ko maigo. Ay, bugat na itong unan mo kadala. Tipit-tipit gamay. Napay. Anak, bay. Bukan le. Lulit. Bay, lulit. Kaya ito naiipit ako. Naman sa tunay mo gipang metros ang kwan halos. Ano ba dito sa nato? Ah, mali ang gapo to putol-putol. Ayon ang aming ang patsaktimilan ayon. Oh. Ako sumakay na lang ako ng Rila. Kasi mabigat na daw patungong landing. Mula dito kasi sa bayan patungo sa aming bahay ay medyo malayo-layo talaga. Kaya hindi makaya pag sumakay ako diyan kasi mabigat-bigat na. Baka sumabog ang ligid ni Milan. At wala pa siya, nag-parking pa siya kasi kinuha pa niya ang aking mga pinamili sa tindahan. Kasi iniwan ko lang doon ang aking mga pinamili kasi di ako makabuhat. Hindi ko mabuhat kasi medyo may kabigatan yung mga napamili ko. Oh, gato na ko karon. Ha? Oh. Gato na ko karon. Garila raman ka ko. Yan. Yan lang mga kasinggol ang aking napamili pero mabigat na yan para sa akin. Hindi ko na makayang buhatin yan. Kaya ito, kaya sobrang hirap ko. Nahihirapan ako talaga sa aking buhay ngayon. Bawal na akong magbitbit ng kahit hindi man lang kabigatan pero hindi ko na makaya sa aking katawan. Ganon. Kasi pag nagbubuhat ako, pilitin kong magbuhat ay ang kalalabasan ay hindi na ako makabangon. Ganon talaga. Mga kasinggol. Hindi na ako makabangon talaga. Kasi ang aking pakiramdam sa aking sarili, sa aking katawan pag ganun ay walang lakas. Manghihina ako ng sobra. Manghihina ako ng sobra kapag pinipilit kong magbuhat ng kahit hindi kabigatan lang. Yun mga kasinggol. Iwan ko na lang kung ano na lang ang aking sasapitin ng aking buhay na ito. Ng aking sarili, ng aking buhay. Kung ano na kaya dito center namin pero walang hindi sila bukas kasi Sabado ngayon. Walang doktor kasi Sabado at sumakay na lang ako ng Rila.
Ito na lang muna kasi andyan na ang Rila. Ito mga kasinggol, naabutan na ako ng tanghali bago makauwi. Mula kaninang umaga, mga oras, mga 8:30 ako. Mga 8:30 ako umalis mula sa aming bahay. At ngayon, ang oras ngayon ay halos 12 na ng tanghali. Medyo natagalan kasi marami ang pinupuntahan. At sure na naman ito, mamayang gabi, bagsak naman itong katawan ko. Basta ganito na pag marami akong, kahit hindi ako nagbubuhat, pero pag marami akong pinupuntahan, may mga inasikaso, ay ganun pa rin ang katawan ko, manghihina ang katawan ko. Ganun. Ito na ang aking dinaramdam. Mula pa ito nung dalaga pa ako. Hindi. Mula sa pagkabata ko, hindi pa masyado. Ang tod, nagdadalaga ako, ay hindi ko pa naranasan na ganito. Pero sa ngayon na lang na nagkaedad na ako. Ngayon na ang aking edad ay 48 na. Kaya ganito na ang aking naramdaman parati. Medyo okay pa naman nung una. Makaya ko pa naman ang pagbuhat-buhat nung una. Pero sa ngayon, mga kasinggol, wala na talaga. Kaya iwan ko na lang. Pinasadyos ko na lang kung ano ang kahahantungan ng aking buhay na ito. Siya na lang ang may alam. Siya na lang ang aking kinakapitan. Siya lang ang, sa kanya lang ako nagtiwala kung ano ang aking kahahantungan. At dito na lang, mga kasinggol, kasi malapit na po sa aking bahay. Bye-bye.